Hello everyone! Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification bell icon for future updates and more videos. In our last video po, ay tinalakay na po natin ang mga iba't ibang regimes of property relations ng mag-asawa sa ilalim po ng Family Code of the Philippines in relation to the Civil Code of the Philippines. Sana po ay mapanood po ninyo yung previous video upang mas maunawaan po ninyo yung tatalakayin natin sa video na ito. Nakasalalay po kasi sa uri ng property relations ng mag-asawa kung kaninong consent ba ang kailangan for a valid sale transaction. Ito ba ay bahagi ng absolute community of property ng mag-asawa o ng conjugal partnership? O ito ba ay separate o exclusive property ng isa sa kanila? Bago po tayo magtungo dun sa pagbenta o pagsangla ng property ng mag-asawa, it is worth to mention po na ang administration at enjoyment ng community property o ng conjugal partnership property belongs to both spouses jointly. Meaning, pareho po silang may karapatan sa pangangasiwa ng kanilang common property o common fund. At no one can unjustly or summarily exclude the other sa paggamit at pag-enjoy nito. Kung ating susuriin po ang mga provisions ng Family Code, halos magkapareho lang po yung mga panuntunan pagdating po sa administration at enjoyment ng conjugal partnership property at ng community property. You might ask, paano kung hindi sila magkasundo? Under the law, in case of disagreement, ang decision po ng husband ang mag-prevail. Ngunit, maaari pong i-challenge ng wife sa korte ang decision po ng husband within 5 years from the date ng kontrata o transaction na pinasok ng husband affecting the community property o conjugal partnership property. Ang paliwanag po dito ng Code Commission ay in order to avoid a gridlock or stalemate sa decision-making process po ng mag-asawa. In the event naman po na incapacitated o unable yung isang spouse na pangasiwaan ang community property o ang conjugal partnership property, maaaring i-assume po ng other spouse ang pag-administer sa mga property ng mag-isa. Pero take note po na hindi po kasali sa administration na ito ang pag-dispose o pag-encumber ng property nang walang authority from the court o walang written consent from the other spouse. So, as you can see, sa ilalim po ng Family Code of the Philippines, when it comes to the community property o conjugal partnership property, ibig sabihin yung common property po ng mag-asawa, kailangan po ang consent ng both spouses sa pagbenta o pagsangla ng alinman sa mga ari-arian na ito. And this consent must be in writing. Ang pagbenta o pagsangla po kasi ng property is more than just an act of administration. It is an act of ownership. Ang rule po na ito especially applies sa pagbenta ng lupa o bahay at lupa kung saan dapat parehong nakapirma sa deed of sale o any deed of conveyance ang mag-asawa. You might ask, paano kung yung isang asawa lang ang nakapangalan dun sa titulo? Please take note po na hindi po yun conclusive evidence na yung property ay exclusive property ng isang spouse lang. Maaaring na-acquire niya ito bago pa siya ikinasal, ngunit naging bahagi na ito ng absolute community of property the moment na siya ay ikinasal. This is especially true when there is no marriage settlement o prenuptial agreement. Madiba na lang po kung ang property na ito ay talagang exclusive property ng isang spouse lang. Tinalakay po natin kung ano-ano yung mga exclusive property ng mga spouses sa previous video po natin. That's why you need to watch that video. You might also ask kung ano ba ang pwedeng gawin ng spouse na naisa nang ibenta yung property, ngunit the other spouse is nowhere to be found kaya hindi makuha-kuha yung kanyang consent, o di naman kaya the other spouse unreasonably withholds the consent. In that case, sa ilalim po ng batas, maaari pong mag-apply yung asawa sa korte for an authority to sell or to encumber the property. Kapag nakakuha po siya ng authority mula sa korte, maaari niya pong ibenta o isangla yung property kahit walang consent ng other spouse. Atin pong tandaan, in the absence of written consent from the other spouse or authority from the court, wala pong bisa o void po ang any sale transaction involving a community property or conjugal partnership property. Ngunit, kahit na ang sale transaction po na ito ay void at walang bisa, itinuturing po itong continuing offer on the part of the consenting spouse at ng buyer.
At maaari pa rin ito magiging perfected at binding na kontrata at the moment na magbigay ng written consent ang other spouse o di kaya mag-issue ng authority ang korte. But please take note po, kung ang ibinebenta o isinasangla naman ay exclusive property ng isang spouse, hindi na po kailangan ang consent ng other spouse. Dahil ito ay exclusive property, the ownership rights such as the right to sell or to encumber belongs exclusively to the owner spouse. This is true even if that exclusive property contributes its income to the common fund or to the conjugal partnership fund. It doesn't matter din po kahit pa ang other spouse ang nangangasiwa ng exclusive property na ito. So why are these things very important in real estate transactions? As I have emphasized early on, nakasalalay po ang validity o invalidity ng isang sale transaction sa kung anong property regime meron ang mag-asawa. Sa pagbili po ng property, lalo na po yung real property tulad ng lupa o bahay at lupa o condominium unit, suriin niyo po ito ng mabuti at kilalanin niyo po kung sino po ba talaga ang may-ari. Ito po ba ay community property o conjugal partnership property o exclusive property? Dapat alamin niyo po kung married po yung nagbebenta. And if so, kailan po siya ikinasal? Was it before or after August 3, 1988 when the family code took effect? Before August 3, 1988, ang default regime of property relations po ay conjugal partnership of gains under the Civil Code of the Philippines. Under the Family Code, ang default property regime ay absolute community of property. Alamin niyo din po kung meron po silang marriage settlement o prenuptial agreement dahil malalaman din po dun kung ano ba talaga ang property regime nila. In case of doubt, it's better to err on the side of caution. It is much safer kung nakapirma po yung both spouses sa deed of sale. Sana po ay may natutunan po kayo sa video na ito. Please don't forget to subscribe to this channel, click that notification bell, like, and share. Always remember, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. I will see you in my next video. Ingat po kayo!